Magandang araw po mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na bumabati sa inyo at nagwe-welcome dito sa programa. Medyo naalantala tayo ng kaunti, pero ito na naman tayo, ha? Mga kabansa. At ang ating topic na didiscussin ngayon ay itong parabang isang unos, ha? Isang unos ng mga palalo, ha? Isang unos ng mga hangal na nagtitipon-tipon dito sa tinatawag nating kamera. Ha? Ha? Alam niyo ba kung ano yung kamera? The kamera is the lower house of Congress. No? Bakit tinawag na lower house of Congress yan? Hindi ko alam. Siguro dahil merong nasa taas, merong nasa baba. But the way these people are behaving are really evident of lower level of instincts, basal instincts na mga kabansa nangyayari. At ang ating Kongreso sa whole, ma upper or lower, ay nagiging isang kangaroo court na ho, mga kabansa. Kung saan mabrul ang nagiging panuntunan. Kung ano na lamang ang desisyonan ng mab, ng barkadahan dyan, yun ang kanilang palulusutin. Yun ang kanilang i-implement. Miski na mahanghang na ang nangyayari, miski na hindi na wala ng moral ascendancy ang nangyayari, ha? Miski na illegal ang nangyayari sa mga hearings in so-called aid of re-election, eh, hindi naman aid of legislation, mga kabansa, ay pinahangatawala na. Ha? Dahil ang balita ay napakalaki ng grasya na kanilang matatanggap kung sila ay maniniklohod sa kanilang Panginoon. Pero huwag na tayong pumunta ron sa masyadong masalimuot na lugar na yon. Ha? Pumunta na lamang tayo dito sa hearing ukol sa 2025 budget ng Office of the Vice President. At babasahin ko po itong sulat, ha, na nakalakip dito sa statement ng OVP, no? Ukol sa pinadala niyang notice sa Speaker of the House of Representatives. The Office of the Vice President would like to inform the public that it will not be attending the Committee on Appropriations hearing on the proposed Office of the Vice President budget for FY 2025 is scheduled for today. The reasons for such have been addressed in a recent interview of the Vice President released earlier this morning. Moreover, as stated in a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives, sent earlier today, the OBP has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriation, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. In view of the foregoing, the OBP defers entirely to the discretion and judgment of the committee regarding its budget proposal for 2025. September 10, 2024 statement on the office of the Vice President's non-attendance at the budget meeting submitted by Vice President Sara Duterte. Ayan po ang kabuuan, mga kabansa. At nilalagay na niya sa kamay ng committee at ng lower house kung ano magiging desisyon nila.
Kasi suma total naman yan, kaya ano pa mapag-usapan sa hearing, pupunta rin naman yan sa butuhan. Ha? In fact, bumili ba ko dito kay Sara Duterte? Kasi, para bang ito ay isang paglalagay na sa kamay, ha? Ha? Ng mga tao, ha? Na nandito sa ng mga congressman, ang disposisyon ko ano ang gagawin sa budget ng Office of the Vice President. It is totally possible, mga kabansa, na isiro nila ang budget ng Office of Vice President. Ha? It is totally possible. Kasi, tinanover na niya eh. Ha? At yung mga diskurso na nangyari nung unang hearing, tingnan nyo naman mga kabansa. Ang pinag-uusapan, 2025 budget. Ang mga tanong ukol sa 2022 budget. Eh, tapos na ho yun eh. Ha? At yun ho ay patungkol sa mga confidential funds ng presidente na inilipat sa vice president. Ha? At hinihinga nila na explanation ng vice president ukol doon sa budget ng presidents na yun. Yung confidential budget ng presidente. Eh, hindi ba dapat ang president ang mag-liquidate nun? Hindi ba dapat ang president ang mag-explain? Dahil yon ay appropriation ho. Hindi naman appropriation sa Office of the Vice President, kundi appropriation to the Office of the President. And it was the President. Huh? So no action of the Vice President can exempt the President for any accountability whatsoever. So ito hong hinihingi nila kay Sara regarding the 2022 budget na napag-usapan ang mga kabansa sa isang hearing many months ago tungkol doon sa confidential fund ay hindi ho ba napag-usapan na yan sa 2024 budget kung saan ang sinabi ni Inday Sara ay sige, ifo-forgo na namin for 2024 yan ang confidential fund. Dahil yung appropriation ng 2022, yan ho ay ginastos noong 2023. Ang question nila, para mailatag lang natin ang maayos, no? Ay bakit daw sa loob ng 11 araw ay naubos ang pera? Well, ang hindi sinasabi at ayaw tanggapin, ha, ng mga taong walang utak sa pagkita ng kandilang dalawang tenga na nandyan sa kamera. Ano ang eksplanasyon? Agosto pa ho ng 2023, ginastos na ho yun. I mean, ni-request na ho yun. Dahil syempre, nag-request ang OBP sa Office of the President para ilipat yung pera. Alright? So, basta ba ililipat yung pera na wala namang explanation o justification kung saan pupunta yung pera? Hindi. Agosto pa ho, mga kabansa, nag-request na Office of the Vice President, we are requesting for this X amount which will be spent for this X, Y, Z purposes to the ABC amount. Alright, so nakalatag na yon, mga kabansa. Nakalatag na yon sa Department of Budget Management. Eh, nirelease ho ng Department of Budget Management yung pera 11 days. Eh, yung mga paggagastusan, nakalatag naman. So, miski nga ho, isang araw, pwedeng ibigay eh. Pwedeng ibigay ng dalawang araw, tatlong araw eh. Dahilan ba? Na 11 araw? Naging fantastic na. There will be no release if there were no itemization of where Sara Duterte will spend those in her request to the Office of the President.
and the Department of Budget Management. So, ano ang inyong gustong palabasin niyan? Ha? Gusto ninyo, ha, torturin si Sara Duterte. Gusto niyo mag-fish ng magkakamali siya sa pagsabi. Ha? At yung isang totoy dyan, ang pangalan Raul Manuel, nagsabi pa, ha? Dinala pa rin sa libro ni Sara ng title Isang Kaibigan, at sinabi pa niyang bobo na congressman na yan. Ha? Na unang-una, ang mga kwago daw ay hindi naglilimlim ng kanilang nest. No? Sa ibabaw ng sanga. My goodness. Grabe. Hindi niya. Tapos sa pinagbasihan ng Manuela, yung mga nakikita niya sa American fairy tales na nandun sa loob ng butas ng puno at doon merong kwago sa loob, ha? O di kaya ay sa ilalim daw ng lupa. Hindi ko maintindihan. Wala siya explanation doon. Ha? Wala raw sa ibabaw ng sanga ng puno, ng isang puno. Ha? Eh, naglabas itong isang blogger, ha? Si Kembao, na pinakita dalawang kwago na nandun ho sa ibabaw ng sanga. Pangalawa, hindi pala alam nito congressman na ito, ha? Natapos na ba ng college? Na wala raw, mga kabansa, puno ng balahaw. Nagkamali daw. Ang meron daw ay puno ng anahaw. Eh, alam mo, Mr. Manuel, pupunta ka lang sa Google at isi-surf mo. Lagay mo doon sa space. Hindi ka ba marunong mag-computer, Manuel? Lalagay mo lang doon sa search. Ha, space. Ha? Banahaw 3. Click. Lalabas na agad sa Wikipedia. May video pa kung ano yung Banahaw 3. So, tingnan mo. Tapos sasabihin mo na yung mga may sinasabi ka pang typographical error na hindi naman importante dahil wala lang hyphen. Walang kwenta na yung libro. Hello? Mr. Manuel, ano ba yan? Ha? At tapos ito si Francis Castro at saka ito si Brosas, nagtatawa ng pato sa likod, nagganon-ganon. Ha? At pinag-i-explain pa ng nitong si Chairman Kimbo, na hindi naman pala siya chairman, kundi deputy, vice chairman lang siya ng committee. Hindi ko naman maintindihan kung bakit si Saldi ko ay ayaw umarap dyan. Ha? Na siya ang chairman. Eh, bali-bali naman itong si Kimbo. Hindi siya marunong mag, ano ng order. Basta congressman na nagsalita, palulusutin niya. Pag nag-i-explain si Sara, sinabayan ng congressman, miskin na si Sara may hawak ng floor, patitigilin niya si Sara at yung ha, isang matandang representative ng Maynila na si Congressman Atras Abante, pagbibigyan niya ng isang point of order na wala namang sinasabi kung ano ang kanyang point of order. Ha? Na doon daw, hindi ba daw sa rules natin, hindi pwede magtanong ang isang resource person at member of the house lang daw ang pwedeng magtanong, member of the committee ang magtatanong sa resource person. Hindi raw pwede. Saka na ba nakakita ng hearing na ganyan? Eh baka yung hearing eh, kung ano lang ang gusto nyong mahir. Ha? Because in the Robert's Rules of Order, whether you are, very basic ho yan. Kung ikaw ay resource person, pwede kang magtanong, but address your question to the chair. At yun ang ginagawa ni Sara Duterte. Sara Duterte was always addressing the chair.
Can she ask a question or not? Yes! Kung hindi niya naintindihan yung question, sabi niya, will you please repeat it? O, pwede ba? Eh, akala ko ba you want to ask questions because you want to engage the Vice President in a conversation? Ha? Akala ko ba, ano, ganun ang sistema niyo? Eh, ba gusto niyong palabasin eh? Oh, finally! Nagkabukuhan. Finally, nagkabukuhan kung ano talaga ang gusto niyong palabasin. At eto na, dumating na sa punto na si Congressman Marcoleta mismo ay nawala na ng pasensya sa inyo dahil puro kayo bodabil dyan, ginagawa niyong sirkus ang ating ha, Congress. Eto si Marcoleta. It's a question, that's why I'm asking. Bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition well kept by the house? We respect tradition. Hindi nga, pinagtatanong nyo siya. Meron pong disrespect to the office of the president, vice president. This question never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakarat, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. Motion was introduced. You may not like the person. You may not like her presence here. But you have to respect the office of the vice president. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the president. And that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, prati-pratinela pa? Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-panglabing pitong taong ko na po ito. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Nolidi Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Walang man lang... We can read the records. He did not introduce... Kaya nga, may motion siya ngayon. But it's... Parliamentary status. The first thing is, that is the manifestation... O yan, merong, statesmanship issue rito na involved. Meron ditong legislative courtesy that forms a tradition na pagdating sa office of the president and office of the vice president. Traditional na yon. Wala na mga buririan pa. Ha? At kung meron man, isubmit na lamang. Pero wala nang question and answer. Ha? Eh yun nga sa Senate eh. Unless the congressman wants it, a congressman is not bound to appear even with the subpoena of Senate dun sa upper house. And sa upper house, senator naman testify sa house. Unless it's very material and very personal. Or unless his competency is required, as in the exceptional case where in the Senate hearing, Congressman Marcoleta appeared on the request of the senators. Meron po dyang legislative courtesy. No? May tradisyon. O sabi nga nung isa, yung isang congressman who was supporting Marcoleta,
Panahon pa ni Ninoy Aquino siya doon. In fact, I remember that congressman was elected. Panahon pa ni GMA. 2007 ho. Na-elect na yun. Na-elect na ho yun, si Honorable Ungab. And he himself, ha, during the incumbency of President Duterte, served as the chairman of the Appropriations Committee. So alam niya ang protocol dyan. But what have this, ha, newbies, this tyros, this rookies, congressman, ha, have brought the Congress into? Ginawa niyo ng sarsuela, ginawa niyo ng circus, ha? Ginawa niyo ng comedy of errors. And the questions that you answer are not really in aid of legislation. Ha? Masyadong accusatory ang style nyo. At pag hindi ninyo nagustuhan ang sagot, igo-contempt nyo. At pagka nagpo-protesta pa rin sa contempt nyo, pakukulong nyo. Oh. Katulad ng isang sinabi, o ito naman sa Upper House, nauna pa raw yung warrant of arrest niya doon sa isang tao. Ha? Nauna pa raw yung warrant of arrest niya kay Alice Go to appear only in the Senate. And that is true, July. But a superseding warrant of arrest has been issued by the Regional Trial Court of Capas, Tarlac. Medyo umalis ako sa topic ng kaunti para luwagan ng kaunti yung perspektibo ninyo, mga kabansa. Ano ang mag-rule? Which has primordial preference? A judicial warrant of arrest? Or a simple warrant of arrest by the House or the Senate for a person just to appear as a resource person? At tapos pagdating dyan, ayaw ninyong tanggapin ang tanong, ikukontent nyo? My God! Even to the point of creating your own rules, not just for the House, ha? But for accusing a person na criminal na, eh kailan ba in the case of Alice Go nag-file ng warrant of arrest? Noon lamang araw na siya'y sumuko. In fact, umaga. At pagdating niya rito, sinerve sa kanya yung warrant of arrest. Dito pa lang sinerve. Pero one day before, wala pa yung warrant of arrest ng RTC. Capas, Tarlac. Pero nung August 30 or 31, sinasabi nung senador na chairman na convicted criminal na ang trato niya. Samantalang, ang NBI noon lamang nag-submit sa Department of Justice nag-file ng kaso. Wala pa nga aksyon ng Department of Justice sa isang court of law. So wala pang kaso na hindi pa nga naiimbestigahan ng Department of Justice. Pero sa mata ng chairman ng committee na yan, ha, ay guilty na yung sinosummon ng human trafficking, money laundering, at kung ano-anong kaek-ekan. My God! Naging circus, naging sarsuela, naging bodabil. Ha? Tsaka napansin ko lang, at ito i-re-refer ko kay Secretary Paras dahil siya ay dating congressman dati. Bakit ba
cheaper by the dozen ngayon ang komite. Ang dami ng komite diyan sa loob ng Kongreso. Sapaw-sapaw na ang mga komite. Para bang bawat sa tao, kung pwede lang magkaroon ng isang komite, pagbibigyan. Well, anyway, mga kabansa, nililinaw lang natin. May mga tamang kaugalian at mga tradisyon sa loob ng ating Kongreso na inoobserbahan. Meron nga mga tao dyan sa loob ng Kongreso at even Senado. Yung isa, administratively charged by the ombudsman. Yung pangalawa, convicted ng bribery. At dyan sa Kongreso, ikaw ang convicted ng kidnapping of minors and abuse. Child abuse. Ha? Eh bakit nakaupo ka pa dyan? Because there are precisely rules within the House, ha? And protocols observed. Kung hindi natin, ha? O obserbahan ang mga yan, kung hindi tayo lilingon sa nakaraan, hindi tayo makakarating sa ating paroroonan. At yan ang sinabi ni Inday Sara sa komite. Ano sabi niya sa komite? Madam Chairman, ako na nga nagsabi sa inyo, kung lahat ng mga tanong na yan ay sasagutin natin, may aabutin tayo ng madaling araw dito. Abutin tayo hanggang kinabukasan dito. Eh, puro impertinente naman yung mga sagot. At tama naman, dahil totoo na politically motivated at nag-fishing lang sila para idagdag doon sa litania ng mga fake charges dahil gusto nilang i-impeach si Inday Sara by sheer numbers. Well, booking na kayo. Ako, frankly, I hope isiro budget nyo OBP. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ha? Ako, frankly, gusto ko i-contempt nyo si Inday Sara. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero tandaan nyo, kayo sa House, lahat kayo dyan, ha? Hanggang June 30, 2025 na lamang. Isipin nyo na lamang, ha, pagdating ng July 1, wala na kayo sa poder. Wala nang house rules na magpuprotekta sa inyo. At kung kayo may kaso, diretso kayo sa kalaboso pagka non-bailable ang charge sa inyo. At iski na sinong citizen dyan na makita kayong naglalakad sa mall, abay, huwag niyong sisihin kung basta meron na lamang bambatok sa inyo. Ha? O mantisod sa inyo. Dahil sa kabalbalan na pinakita ninyo on camera. Ha? Tandaan niyo ang mga session ninyo. Ang kasamaan ng inyong ugali ay dokumentado sa CCTV ng Kongreso. At hindi niyo maitatanggi. Na karamihan sa inyo dyan ay pa-epa lang dahil darating na ang susunod na eleksyon. So you're doing this in aid of re-election. Hindi po ba? Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin po sa At Ado Paglinawan sa YouTube channel. Marcos, alis dyan!